Hello, housemate. Ha? Kuya, ikaw na ba yan? Buti andito ka na, kuya. Tagal mo, kanina pa kita iniintay. Andito nga pala ako para mag-audition. Hindi bilang isang housemate mo, pero bilang ikaw, bilang si Big Brother. Gusto ko maging kuya. Gusto ko namang kuya. Every season mo, nag-audition na lang ako. At every season din, nare-reject ako. Siyam na beses na yun, kuya. Pang siyam na ngayon, nag-send na ako ng video sa inyo sa Kumu. Hindi mo pa rin natanggap. So this time, kuya, mag-audition ako bilang Big Brother. Gusto mo ng sample? Okay, sige. Salute lang. Hello, Hello, housemates. Pinatawag ko kayo dito sa confession room upang ibigay ang inyong first weekly task. Oh, di ba? At alam mo ang papagawa ko sa kanila, kuya. Kailangan nilang mahanap ang mga surot dito sa bahay. Bakit ka mo? Kasi naman, ang dami nangangating housemate dito sa loob ng bahay mo. Lahat na lang pumapag-ibig. Paglabas naman sa outside world, maghihiwalay din naman. Wala pa rin forever, kuya, di ba? Kasi kahit 2020 na ngayon, wala pa rin formulang naiimbento para sa forever na yan. Kaya ang una kong papahanap sa kanila yung mga surot dito para walang mga ating mga housemate mo. Okay? Mas marami pa akong ano, kuya, pakinggan mo. Marami pa akong mga interesting na task na ipapagawa sa kanila. Tapos ito, kuya, yung ano, yung next na task na papagawa ko sa kanila. Kailangan nilang lumublob sa swimming pool. Lahat sila, kailangan lumublob sila, patagalan. Tapos, ang lulutang lang dyan, yung mga plastic. Kasi ang dami mga plastic na housemate, di ba? Kaya nga nandito sa loob ng bahay ni kuya, para magpakatotoo, hindi yung magpa-plastikin mo kung sino ka. Kaya, dapat ang unang task talaga dyan, maligo sa swimming pool eh, tapos lulublob sila. Kaya yan, magkakaalaman na kung sino mga plastic sa task na ito, kuya. Dapat ipapagawa talaga to sa mga housemate mo. Diba? Magkaalam na kung sino plastic para maibig agad. Okay? Tapos, ano, advice ko lang sa'yo, kuya, dapat hindi ka magpapapasok dito ng mga law students. Alam mo kung bakit? Maraming judgmental sa mga housemates mo. Diba? Masyadong maraming judgmental. Akala mo naman nag-aral ng 10 years na law. Eh, hindi naman. Diba? Grabe kong makapang-judge sa mga ibang housemates. So, bago pa sila makapinsala dito sa loob ng bahay, dapat sinasala mo na yun, kuya. Dapat hindi pinapasok yung mga law students na yan. So, dapat sa mga ano pa lang, kuya, tinitingnan mo kung ano pinag-aaralan nila. Okay? Tapos ito, kuya, ang pinaka-importanteng task na ipapagawa natin sa kanila. Yun sa mga pagkain, maglalagay tayo ng iba't ibang pagkain dyan. Tapos, dapat mahulaan nila ang lasa. Kasi naka-blindfold sila niyan, titikman nila yung mga pagkain. Tapos, ang hindi makahula, ang mga walang panlasa, alam yun na, kuya, delikado yan. Pag ang housemate mo walang panglasa, ibig sabihin yan, may sipon, may ubo, may kalagarang nakabara dyan sa lalamunan nila. Or worst case scenario, infected na yan, kuya. So, napakagandang task niyan, kuya. Dapat ha, kailangan itest natin yung mga panlasa nila kasi doon natin malalaman kung baka magka-virus ito sa bahay mo eh. Okay? So ano, kuya, nakonvince na ba kita, di ba? Napaka-interesting, napakaganda ng mga task na ipapagawa ko sa mga housemates mo. Hanggang sa isa na lang matira dito. Matira matibay kasi gulo-gulo dito sa bahay pag marami, 14 housemates, magsama-sama, iba-ibang personality, mag-aaway lang yan, magka-clash, sisiraan, yung iba. May in love sa isa't isa, tapos mabobroken hearted. Ang gulo, kuya. Kaya payo ko lang sa'yo, dapat isa na lang yung housemate mo eh. Para walang ano, walang gulo. Ano, kuya? Tuloy mo na ako. Kung ayaw mong housemate, ako nilang papayag sa'yo pag pagod ka na, di ba? Ah, sige, kuya. Ah, hintay ko message mo sa Kumu, ha? Nakita ko yung post mo eh. Hintayin daw sa Kumu yung message. Message? Message mo na ako, kuya. Sige, kuya. See you. Bye-bye. LV lang! Love vibes! And love vibes!